Guys, alam ko na marami sa atin ay nangangarap na magkaroon ng sasakyan. So yung iba dyan kayang bumili ng brand new kasi ayaw nila ng hassle, ayaw din nila ng problema na ilang araw pa lang nila nabili ay meron ng problema agad yung sasakyan. Yung iba naman guys is hindi talaga kayang bumili ng brand new kaya umaasa tayo sa mga second hand o kaya yung mga used cars na. So kung second hand or used cars lang yung kaya nyong bilhin guys, panoorin nyo muna yung video na to kasi mag-share ako sa inyo ng mga tips na pwede nyong mga dapat nyong i-check tsaka mga dapat nyong dalhin kapag katitingin kayo ng used car na binibenta para hindi kayo maloko kasi dito sa bansa natin guys siguro mga 25% to 40% na mga bumili ng mga used cars naloko. Yung iba naman yung nabili nilang sasakyan is napakarami palang problema kasi wala silang alam sa pagtingin kung maayos ba yung isang sasakyan o hindi. So sa video na to guys, iisa-isahin ko sa inyo yung mga dapat nyong tignan guys, tsaka kung ano dapat nyong dalhin. Ayan. So noon guys, gumawa na ako ng video sa tips sa pagbili ng sasakyan. Doon para sa mga lumang modelong sasakyan. Pero kapag gantong bago ang bibilhin nyo, ito yung saktong-saktong tips para sa inyong lahat. So yung bibigay ko sa inyong tips guys, hindi naman ito numerically na kailangan nyo sundin. Kahit ano yung unahin nyo, basta kung ano yung mas komportable sa inyo. Basta ang kailangan lang guys, lahat ng tips na ibibigay ko sa inyo ngayong araw na to is mas magawa ninyo para yung susunod na bibilhin nyo yung sasakyan is hindi kayo maloloko at mas sigurado kayo na maayos ang inyong mabibiling sasakyan. Sa totoo lang yung mga modelong sasakyan ngayon, yung lalong-lalo na yung mga meron ng ECU or ECM o yung mas commonly na tinatawag ng iba na may computer box na, mas madali na yung i-check kumpara sa mga kagaya nito na carbureted type pa. So yung mga gantong modelo, tulad nito 1994 model ito, mas komplikado silang tignan, mas komplikado silang i-check kasi nga kakailangan ninyo talaga ng mekaniko na titingin dito sa sasakyan ninyo kasi nga wala kayong kahit na anong idea para malaman kung ayos ba 'yung sasakyan, ayos ba 'yung makina transmission. Pero 'yung mga gantong klase ng sasakyan na meron ng computer box, napakadali na lang 'yan. So kailangan ninyo lang ng isang tool para hindi kayo maloko. So unang-unang tip na ibibigay ko sa inyo guys pag bibili kayo ng used car or second hand car guys, huwag nyong i-expect na perfect yung mabibili nyo sasakyan na walang problema. Lahat ng used car, lahat ng second hand car guys is merong issue. Kahit minor yan or major pa yan, meron pa rin yang issue. Kasi kahit nga yung mga brand new guys, imagine ninyo, kahit brand new sasakyan, nagkakaroon sila ng defect, diba? Mapapansin nyo, merong mga certain model ng cars na pinaparecall ng manufacturer, pinapasoli lahat ng mga nakabili ng ganong klase ng modelo ng sasakyan. So lately lang yung Toyota, nagparecall sila ng Toyota Rush dahil sa problem sa airbag, di ba? So kahit brand new pa yan, nagkakaroon niya ng defect. So kapag used or second hand car ang inyong bibilhin, huwag na huwag niyong i-expect na perfect ang mabibili niyong car. Meron at meron yan issue kahit na minor man lang. Next tip guys, so kailangan siguraduhin nyo yun na yung nagbebenta ng sasakyan na bibilhin ninyo is hindi si scammer, hindi rin siya nagpapanggap na seller lang. So kailangan siya yung original na seller. So dito sa atin may iba't ibang ways ng pagbebenta ng sasakyan. Merong online, meron din naman sa tao, meron din namang agent. Okay. Tapos meron din naman yung mga car dealership. So kung gusto nyo makasigurado, mas maganda sa car dealership kayo. Yun nga lang, expect nyo na mas mataas yung kanilang benta kasi unang-una meron silang pwesto. Pero kung gusto nyo makamura, sa tao kayo titingin, sa tao kayo bibili, just make sure na hindi scammer. Kasi alam nyo lately, gumawa ako ng video nung isang scammer na na-encounter ko nung nagbebenta siya ng Ford Everest. Imagine nyo, binibenta niya sa akin yung Ford Everest niya sa halagang 280,000. So kung gusto nyo mapanood yung video na to, ayan yun. Ayan. So click nyo lang yung search nyo lang sa YouTube channel kayong video na yan. Panood nyo yung buong discussion namin kung paano niya ako sinubukang ma-scam. And guys, so next tip na tayo. Tulad ng sabi ko kanina, kapag modern car ang inyong planong bilhin, hindi nyo nakakailanganin ng mekaniko na isasama para i-check kung maayos ba yung sasakyan, yung makina, yung transmission na inyong bibilhin. Kasi computer box na or meron ng ECU or ECM ang sasakyan na bibilhin nyo. So ano ang kailangan nyong dalhin guys? Ito guys, may advice ko sa inyo kasi napakahalagang bagay na meron kayo na to. Hindi nyo to magagamit
na hindi lang ito magagamit pala sa pagbili lang, hindi magagamit nyo to since meron na kayong sasakyan na merong computer box. Itong bagay na to guys, yung tinutukoy ko. Yan. Tawag dito guys is scanner. OBD2 scanner ito. O karamihan or kadalasan sa mga cars na computer box na or meron ng ECM is OBD2, OBD compliant or CAN. So yung mga nabibiling scanner naman na ganito is OBD2 compliant na. Kaya compatible ito para mabasa or ma-read lahat ng error codes. Kasi yung computer na ng sasakyan na to ang magiging parang mekaniko ninyo at magsasabi sa inyo kung ano yung problema ng buong sasakyan. Guys, kung paano kayo tutulungan ng scanner na to para ma-detect kung yung bibilingin ninyo na sasakyan is merong error or merong problema. Kakailangan nilang natin itong scanner na to and din yung kanyang connector. Makikita nyo, ayan. Kukonnect lang natin siya. Iba-ibang klase ang scanner guys. Meron dyan yung parang Bluetooth na scanner. Pero ito kasi, na-attach ito sa mismo computer box. Tapos dito na rin natin babasahin yung code na ibibigay nung computer box or nung ECM. Yan. Tapos ang kailangan nyong hanapin dito, underneath sa ating steering assembly is yung port ng OBD. Ayan. Yung pedals natin, accelerator, and then yung ating brake. So walang clutch yan kasi automatic transmission itong sasakyan na to. So hanapin lang natin yung OBD port. Minsan nandito siya sa left side pero sa model na to nasa right side siya. Ayan. Ayan ganyang OBD port. So dyan natin isasaksak ngayon yung ating scanner. So before nyo isaksak yung scanner guys, make sure na naka-off yung engine, naka-off yung ignition switch. Tapos tsaka natin isasaksak ngayon yung ating scanner. So i-turn on na natin yung ating ignition switch. So makikita nyo sa pag-turn on natin maraming umilaw, yung OD, OD off, yung ABS, yung SRS. Ayan. Tapos nakikita nyo yung ABS or yung anti-lock brake system natin is hindi namatay. So napansin ko na rin to recently, dinala sa akin ng pinsan ko itong kotse na to na hindi na namamatay yung kanyang ABS. Okay, so isang indication yan guys na meron ng problema dito sa ating kotse kasi hindi na namatay yung ABS na yan. So kapag in-start natin yung makina at hindi pa rin niya nawala, ang ibig sabihin talaga meron tayong problema dun sa anti-lock braking system natin. Ayan. So nag-start na tayo ng ating engine. Hindi siya nawala. So ibig sabihin meron talagang dito palang malalaman na natin meron pinapakitang error yung computer. So yung ABS natin, yung anti-lock brake system natin is may problema. Pansinin niyo guys dito sa model na to, nandito yung check engine light. So pag turn on natin na ignition switch, ilaw yan. Ayan, nakita niyo siya, katabi siya ng battery. Umilaw siya pero namatay din siya agad. Tapos once na i-turn on natin yung engine natin, ayan, wala kayong makikita na check engine light, pero hindi nangangahulugan na porket walang check engine light dyan guys, is wala ng problema yung sasakyan na bibili ninyo. Yun yung kagandahan guys na meron kayong scanner. So diba yung ibang mechanic sasabihin sa inyo, i-check nyo lang kung meron check engine light na lumalabas doon sa dashboard. So kapag wala, ibig sabihin good yun. Mali po yun guys. Kasi hindi porket walang check engine light dyan is walang problema yung ating sasakyan. Itong scanner na to guys ngayon ang magsasabi sa atin kung anong bang problema ang meron ngayon dito sa ating sasakyan. So ayan, diagnostics. Pwede nyo i-manually select kasi iba-ibang model yan. Siyempre hindi nyo rin kabisado yung model. Pero kung kabisado nyo naman, pwede kayo mag-manually select. Ayan, makikita nyo dyan kung anong klase ng protocol ang ginagamit para sa OBD na to or sa kotse na to. Ngayon kung hindi nyo man alam, pwede naman kayo mag-auto-scan. Then yung scanner ngayon ang mag-check kung anong klase ng protocol ang ginagamit para sa ECM or sa computer box nitong kotse na to, Honda CR-V. Auto-scan natin, tapos nag-scanning siya ng protocol niya. Ayan. So makikita nyo rito, code found. Meron siya nakitang dalawang error. Ayan. So wala tayong nakitang check engine light doon sa ating dashboard pero meron siyang error. So ititingnan natin yung code found na yan, kung ano man yan. Read all DTCs natin. Read all DTCs.
Ayan. So P0753 guys and P0710 ang error na lumabas dito sa ating scanner. So ano ba yung P753? Ang kotse natin is Honda. Select lang natin ang Honda. Ayan. Okay. So P0753 is shift solenoid A. Tapos back tayo. P0710 naman, Honda ulit. Transmission fluid temperature sensor circuit malfunction. So guys, yung parehong error na yan is hindi natin pwedeng sabihing minor problem yan. Kasi malaki ang effect niyan sa ating sasakyan, sa ating transmission mismo, sa drivability ng ating sasakyan. So dito pa lang guys, makikita nyo na agad yung malaking bagay na may tutulong ng scanner na to. Since walang check engine light doon, akala nyo okay yung sasakyan. Pero sa scanner pala guys, ayan o. So yung computer box or yung ECU or ECM ng sasakyan na to, yung magsisilbing mekaniko ninyo para malaman ninyo kung yung sasakyan ba na bibili ninyo is walang error. Yan. So itong nakita ninyong error na binigay ng computer box sa atin, pwede nyo ito ipakita din doon sa may-ari na nagbebenta. Sir, may error yung binibenta mo sa aking sasakyan, P0753 and P710. So yan pa lang, kahit nasabihin niya, maganda tumakbo yan eh, dinadala pa nga namin yan sa malayo. Sir, computer mo na ang nagsasabi sa amin. Hindi kami ang nag-create ng error na yan. Scanner lang po ito. Hindi po ito gumagawa ng error. Ini-scan lang niya ang error na nakastore dun sa ating computer box. So, yung computer box ng kotse na to ang nagsasabi, may problema dun sa shift solenoid A tsaka dun sa transmission fluid temperature sensor. So, parehong critical part yung dalawang yon. Although magkatabi lang yan, magkatabi lang kasi yung dalawang part na yan. Okay, so medyo mahal din, pero kung gusto nyo pa rin bilhin, canvas muna kayo kung maghanaw gagastusin para sa error na yan. Yan. So after the test guys, make sure, huwag nyo huhugutin agad yung scanner natin na ginamit. Okay, so make sure na pinatay nyo muna yung makina, then you turn off yung ignition switch bago nyo hugutin ngayon yung connector ng ating scanner, okay? Yan, so after nyo ma-check ngayon kung meron bang error o wala yung sasakyan na bibili nyo. Kung wala kayong nakitang error guys, tapos interested kayong bilhin yung sasakyan, ayan. Check nyo na ngayon yung physical appearance ng sasakyan. Kung involved ba siya sa bangga, kung may mga damages. Of course, meron kayong makikitang a little bit of mga scratches dyan. Kasi nga, used car yan. Ayan, so ayan, may mga scratches. Hindi na may iwasan yan, basta used car ang bibili ninyo. Tapos yung life ng gulong. Siguro ito mga nasa 80% pa or 75% pa yung tread life ng gulong niya. Tapos inspect nyo yung buong sasakyan. Kung okay pa sa inyo yung cosmetics niya, yung itsura ng kanyang pintura, kung walang damage na malalaki. Tapos pagdating naman sa pang-ilalim guys, may advice ko. Kung gusto nyo lang naman, umilalim kayo para masilip kung may mga oil leaks. Tapos yung mga bushing kasi guys talagang nauubos talaga yan o napupudpod. So given factor yung mga bushings na yan. Tapos check nyo na lang din kung merong malalakas na leaks. So nandito yung makina natin sa harap. Check nyo kung meron dyang oil leak. Pagdating sa transmission nandyan din kasi all-wheel drive ito. Nandito rin sa harap yung transmission. Although meron siyang differential dun sa likod. Okay. So check nyo lang din kung merong oil leaks. Tapos pagdating naman sa aircon guys, aircon isa pang mahal na i-check yan. Kasi nga mahal ang compressor, mahal ang condenser, pati ang evaporator. So kapag kabibili kayo ng sasakyan na walang aircon, tapos sasabihin sa inyo ng may-ari na free yun lang ang problema ng kanyang kotse ng aircon, huwag kayo maniwala kasi magkano lang ang free yun. Wala pang 1,000 pesos ang free yun. Kung talagang free yun lang yan, pakargahan niya muna para malaman natin. Ngayon, para kayo makasigurado kung yung bibilihin ninyong aircon, sasakyan is medyo mahina yung aircon or wala talagang lamig yung aircon nila, magkano lang naman na magpa-leak test sa mga aircon shop. Dalhin nyo muna doon, kakabitan nila yan ng gauge, tapos ili-leak test nila yan mga ilang minuto. Tapos makikita nila doon kapag nawawalan talaga ng pressure doon sa gauge, nauubos yung pressure doon sa gauge. Ang ibig sabihin, mayroong leak yan somewhere. Doon na nila ibababa isa-isa, compressor,
condenser tsaka evaporator. Pero syempre yung seller, hindi na yan mag-aaksaya ng panahon na ipababa yung kanyang mga pyesa kasi syempre gagastos siya. Ikaw rin bilang isang buyer, hindi ka na mag-aaksaya ng panahon na ipababa yan kasi matagal yang ibababa yung compressor, yung condenser tsaka evaporator. So, medyo matagal yan, halos gugugle kayo ng halos buong araw dyan para ma-check kung alin doon yung nagka-problema. So kung hindi kayo kampante doon sa reason ng seller na free yun lang yung kanyang problema, huwag niyong bilhin. As simple as that. Pero kung naniniwala kayo, may possibility kasi guys na pag aircon ang problema, gagastos kayo ng almost 30,000 kung lahat ng major problem, nung major component pala rather, nung aircon na may problema. Then next nyo i-check syempre guys, yung mga interior. Interior ng sasakyan. Ngayon kung makikita nyo na tolerable naman yung mga wear and tear na makikita nyo rito sa loob ng sasakyan. Konting fade, konting mga cracks sa mga leather seats. Syempre katagalan talaga nagkakrack ang leather seats guys eh. Ayan, so check nyo lang lahat. Yung mga window, so power window itong mga ito. Check nyo lang din. Turn on nyo lang. Ibibigay naman sa inyo na may ari yung susi. Turn on nyo lang yung ignition switch. Then check nyo kung gumagana lahat ng window. Ayan. So gumagana naman. Ayan. So lahat, nung binili namin to ng pinsan ko, lahat to gumagana. Pero ngayon, nireklamo niya sa akin, hindi na gumagana itong nasa passenger side na to. So titingnan ko kung motor ang problem. Kasi imposibleng fuse eh, kasi lahat gumagana bukod sa kanya. So yan, i-check ko pa rito sa kotse na to. Tapos since power steering to guys, ayan, matigas ikutin ang isang manibela kapag nakapatay ang makina. Pero once you turn on yung makina pinandar natin, dapat ang steering malambot. Ayan, kaya nyong pihitin ang manibela kahit isang kamay lang. Pero kapag hindi gumagana ng maayos ang power steering nito guys, unang-una matigas yan. Tapos next thing guys, pakinggan nyo maigi kung umuugong yung makina kapag pinipihit nyo ang manibela. Meron akong cases na narinig na ganun, kapag pinipihit ang manibela is umuugong yung makina. So probably may problema tayo sa power steering pump, pwede rin sa oil lang, baka marumi lang yung oil. Pero inspect nyo rin lahat kasi nandito naman yung oil nyan. Pwedeng kulang lang sa langis. Pwede rin naman na marami na yung langis. Ito. Nandito yung ating pump. Ito yung ating pump. Ito yung kanyang oil. Check nyo lang. Baka low level lang yung langis. O kaya marami na. Okay. Sa cases nito, medyo marami na. So subject na for replacement yung kanyang power steering oil. Ayan. So yung mga bagay na kailangan nyo i-check. Next thing to check pala guys. Ganito rin naman yung gagawin ng mga mekaniko. I-check nila unang-una yung quality ng tubig na nasa radiator. Pag nakita nyo guys na parang merong sebo or parang 3-in-1 na kape sa cup ng radiator, sa cup ng reserve. Ito yung reserve nya. Check nyo lahat yan. Pati dito sa oil filler cup natin. Yan. Dito tayo nagsasali ng langis. Check nyo lahat. Kapag may nakita kayo kahit isa man lang sa kanilang tatlo na mayroong parang sebo or parang 3-in-1 coffee, ang ibig sabihin nun guys, naghahalo na yung langis at tubig ng makina na to. So subject na ang makina to for overhauling. Bubuksan ang makina na yan guys, ibababa ang makina. So malaking gastusin yan. Check nyo rin yung quality ng oil. Ayan. So kapag kulay langis, no problem. Ayan, tulad niya, ang ganda pa ng kulay ng kanyang langis. Wala kayo makikitang evidence na merong naghalong tubig at langis dito sa dipstick. Wala rin kayo nakitang evidence na naghalo yung tubig at langis sa radiator and sa makina natin. So, ang ibig sabihin, okay pa yung kanyang makina. Wala kayo naririnig na maingay. Tapos, ginamitan naman natin ng scanner. Ang lumabas lang naman dito is yung 753 and 710 kanina. Pero kung walang lumabas na error, okay, so good yan. Tapos, pagdating nga rin pala guys, tulad nito, automatic transmission ang sasakyan nito. Meron pang isang langis na kailangan nyo i-check. I-check nyo yung quality ng langis ng transmission fluid. Ito. Ayan. So, kulay pink pa ang kanyang langis. Ayan. Ang automatic transmission guys is umaasa sa langis yan. Malaki ang factor ng fluid.
pagdating sa automatic na transmission. So kailangan masigurado ninyo na yung kulay ng langis is hindi maitim. Hindi siya sunog. Tulad niya kulay pinkish pa siya kasi kulay pinkish talaga yung automatic transmission fluid natin. Yeah, makikita niyo napakalinaw pa ng kanyang langis. Tapos make sure din na nasa level. Ayan, so nag-inspect ako kanina dito sa kotse ng pinsan ko at yung level niya grabe, sobrang lampas. Dapat nandito lang 'yan sa top button sa ito sa line na 'to. Kaso andito na siya. Grabe, sobrang layo na. Masama rin sa transmission, guys, na sobra sa langis. So i-drain ko 'to mamaya. Ayan, so proceed na tayo, guys, dun sa mga bagay naman na kailangan yung i-check dun sa sasakyan tsaka dun sa documents na inyong bibili. So unang-una syempre yung ORCR. Tignan nyo muna, guys, kung yung engine number and then yung body number or yung chassis number is pareho dun sa sasakyan na binibenta. So sa body number ng sasakyan na to, eto. Tapos pagdating sa engine number, guys, iba-ibang position depende sa manufacturer kung saan nila nilagay ang engine number. So dito sa modelo na to nandito eh. Ayan. So hindi lang siya masyadong kita, ito siya. Ayan. Ayan, yan. Hindi lang siya masyadong kita sa video pero just make sure, guys, na parehong pareho lahat ng nakasulat sa ORC sa CR ng inyong bibiling sasakyan, engine number. So kahit isang number lang na mali dyan, medyo mahirap nang magpaayos nyan sa LTO kasi babalik sa lahat ng proseso, guys, is dadaanan nyo ulit. So papa PNP check kayo, PNP clearance, tapos dadalhin nyo sa LTO para ipatama yung maling number ng chassis and then yung engine number man yan. So medyo mahaba-habang proseso rin yung magpapakorek kahit na isang numero or isang letra lang ang nagkamali sa engine number and then chassis number. So maganda, guys, i-check nyo na agad to. Next thing, guys, is yung registration. So kung 2019 ngayon, so check nyo kung updated yung kanyang registration. So ito June 2019 siya na register. So hindi pa so ang rehistro nito. Ngayon kung pasuma ng rehistro ng sasakyan na bibilhin niyo, so usapan niyo na lang yan ng seller kung gusto ba niya na ipabawas yung gagastos din doon sa kanyang binibentang sasakyan. So kung ayaw naman niya, siguro nasa sa inyo na yan kung bibili niyo pa rin yung sasakyan. Tapos kung gusto niyo naman magkaroon ng idea, guys, kung magkano ba yung gagastosin kapag kapaso ang rehistro ng isang sasakyan, may ginawa rin akong video diyan. So i-click niyo lang din or search niyo lang din sa YouTube channel ko yung video na yan, guys. Malalaman niyo kung paano ba mag-compute ng penalty ng isang sasakyan kapag hindi ito na i-rehistro or late registered ito, lalong-lalo na kapag mahigit isang taon itong hindi na i-rehistro. Another thing, guys, na kailangan nyo i-check sa documents ng sasakyan na bibilihin ninyo is of course, hanggat maaari, guys, pumunta kayo sa LTO para i-verify kung merong pending apprehension yung sasakyan na bibilihin ninyo. Kasi kapag nabili ninyo na yan, tapos meron kayo pinarehistro nyo yung sasakyan, tapos meron pala yung pending apprehension na hindi binayaran ng former owner, kayo na ang magbabayad ng apprehension na yun, pati nung penalty kung magkano man yun. So kung mas sobrang laki nung penalty na babayaran nyo, wala na kayong magagawa pag nabili nyo. Kaya maganda pa lang sa umpisa bago nyo bilhin yung sasakyan, check nyo na agad sa LTO kung meron siyang pending apprehension. Tapos after sa LTO, guys, punta rin kayo ng PNP HPG o yung Highway Patrol Group para ipa-verify naman, guys, kung yung sasakyan na bibilhin niyo is involved ba siya sa carnapping or may mga ginamit ba siya sa, kasi diba pag na-carnap yung sasakyan, nire-report natin yan sa police. So magre-reflect yan dun sa record ng PNP HPG kung carnap ba yung sasakyan na bibili natin. So kung sa tao lang kasi tayo bibili, delikado yan. Yun yung isa sa pwedeng risk kapag sa tao lang tayo bibili. Kaya ang pinakamaganda, bago nyo bilhin, magpa PNP check muna kayo, PNP clearance. Siguraduhin nyo na hindi carnap yung sasakyan na bibili nyo. Kasi kapag nakabili kayo ng isang carnap na sasakyan, guys, wala na kayong magagawa. Kasi mangyayari niyan, guys, kukunin ng PNP or ng Highway Patrol Group yung inyong kotse, tapos yung ibinayad nyo doon sa pinagbilhan ninyo ng kotseng nabili nyo na carnap, hindi nyo na yung mababawi. Pwede siyang mahuli, makulong, pero maliit na yung possibility na mabawi nyo pa yung perang ibinayad nyo para doon sa sasakyan na binili nyo, kasi nga carnap yun. Ang naging pagkakamali nyo, hindi nyo muna chinek. Tapos last thing, guys, na kailangan ninyong gawin kapag bibili na kayo ng sasakyan, guys, huwag nyo kalimutan yung test drive. Kasi sa test drive, guys, malalaman nyo dyan ngayon yung comfortability ng sasakyan.
sa pagdadrive, yung manibela ba niya, malambot ba yung steering, hindi ba kusang lumiliko, hindi ba siya lumiliko sa kaliwa or sa kanan, straight lang ba siya as long as hindi niyo nililiko. Manually yung manibela. Tapos, pag nagbe-brakes ba kayo, hindi ba kumakabig sa kaliwa or sa kanan yung brakes, tapos yung suspension, wala ba kayo naririnig na kumakalampag, wala bang maingay. Ayan. So, yung importante yung test drive. Lalong-lalo na to is automatic transmission ito. Maganda guys, makapag test drive kayo sa open roads, yung mga maluluwag na kalsada like expressway. Ayan, kung medyo malapit sila sa expressway, itakbo nyo doon kasi kailangan maramdaman nyo yung shifting nito tulad nyan. Kailangan from first to second, second to third, third and to fourth and so on. Kailangan smooth ang shifting ng transmission. Wala kayong maririnig na parang delayed shifting o kaya parang biglang hard shifting. Kailangan lahat ng shift niya is maayos. Tapos after yung test drive nyo, syempre kailangan ma-check nyo yung tambucho ng sasakyan. And importante guys kasi ang kondisyon ng makina ng isang sasakyan is nakikita rin natin pagdating sa usok na nilalabas sa tambucho. So mayroong instances na maglalabas siya ng puti, meron ding black, meron ding blue or bluish. Kapag puti ang lumalabas na usok sa tambucho, it's either pwedeng dahil sa malamig na panahon. Ngayon kung hindi naman malamig ang panahon guys, nung nag-check kayo nung or nag-test drive kayo ng sasakyan na gusto nyong bilhin, mayroon pang dalawang possible causes kung bakit nag-uusok ng puti ang sasakyan. Unang-una baka yung brake. Brake master niya may leak. Ito yung brake master. May internal leak yan, tapos yung brake fluid pumapasok ngayon sa hydrovac natin. Itong ating brake booster. Kasi kung mapapansin yung brake booster natin, meron niyang hose na connected sa ating makina. Papunta sa manifold. Ayan. Ayan. So yung brake fluid na itong hose na to rather, hinihigop lang yan is hangin. So kapag may leak nga dito sa master, posibleng pumasok yung brake fluid sa hydrovac, higupin ng makina, dumaan sa hose na to, tapos papasok sa makina. Pag sinunog yun during combustion, ang ilalabas na usok doon is kulay puti. Tapos next thing naman yan guys is ito. Ito yung pinaka crucial thing. Tubig or coolant na pumapasok sa makina during combustion. So dapat guys, walang pumapasok na tubig or coolant sa makina natin or sa combustion chamber natin. Dumadaan lang sa water passages ng makina natin yung tubig at coolant to cool the engine, pero hindi siya dapat pumapasok sa combustion chamber. So kapag pumapasok na ang tubig or coolant sa combustion chamber natin, ang ibig sabihin nun guys is may sirira na yung ating head gasket. Kasi meron yan from the cylinder head, tapos the block meron yang head gasket. So meron din akong video about head gasket, panoorin niyo rin yun para mas maintindihan niyo kung para saan bang head gasket. Ngayon guys, kung itim naman yung inilalabas na usok ng tambucho ninyo, ang ibig sabihin nun guys, masyadong rich yung mixture, masyadong marami yung fuel na pumapasok, konti yung hangin. Okay, so pwedeng minor issue lang yon. So gagawa ko ng separate video tungkol sa pag-diagnose ng usok sa tambucho. So kapag black ang nilalabas niya, ibig sabihin rich mixture yon, unburned fuel yon guys, hindi yon nasunog na gasolina. Kaya pag inilabas sa tambucho, kulay itim. Ngayon guys, kapag kulay asul naman or bluish ang inilalabas na usok ng tambucho ninyo, dito sa makina natin na to, tatlo lang naman ang pwedeng daanan ng langis dyan. Unang-una is yung PCB valve. So yung PCB valve na yun, kaya nga nauso guys yung, kung matatandaan nyo, mayroong accessories na kinakabit sa makina, yung oil catch can. Ang ginagawa ng oil catch can, yung from the PCB valve, dadaan dun yung hose, ikakabit sa oil catch can, tapos lahat ng oil na sumasama during positive crankcase ventilation, okay, PCV, ihiwalay ng oil catch can yung oil tsaka yung air. Tapos yung air ngayon ang papasok lang sa makina nyo, papasok lang sa loob ng makina sa intake manifold para walang kahalong langis, para kapag nagkaroon ng combustion process guys, hindi mag i-emit ng blue smoke ang inyong makina. Next thing dyan is yung valve seal. So yung valve seal nasa loob ng makina, hindi ko rin siya maipapakita sa inyo. And also yung worst dyan is yung piston ring. Actually, piston ring or yung oil rings na tinatawag. So either way, kung piston ring man yan, kailangan na rin buksan yung makina nyo para malaman kung piston ring lang ba yung may problem or yung mismo cylinder na nung mismong block ninyo yung papalitan. Kaya best thing guys na makikita nyong emission sa tambucho ninyo para malaman kung good condition ang makina na bibili ninyo is yung wala siyang inilalabas na usok. Walang blue, walang white, walang black. Yan guys, so after nga pala ng test drive guys, may advice ko, mag-scan kayo ulit. Kasi yung iba kasi,
ang ginagawa kapag may nakita silang check engine light doon sa dashboard nila. Tapos, syempre, alam nila na binibenta nila yung sasakyan. Tapos, hindi mabibenta hanggat may check engine light doon na nagre-reflect. Ginagawa nila, nagpapa-clear code sila. So, mahalaga talaga na merong scanner. Kasi kung yung error ng sasakyan nila is hindi naman inayos, pero pina-clear code lang nila. After several kilometers na pagdadrive, lalabas ulit yung error na yun. Ipapakita yun ng scanner natin, okay? So, mahalagang bagay talaga ang scanner to. Sa tutorial na to, guys, yung pinakamahalagang part ng tutorial na to is yung magdala kayo ng scanner. So, kahit wala kayong kasamang mekaniko, hindi kayo basta-basta maloloko ng mga seller kung meron kayong dalang scanner. So, sundin nyo lang, guys, isa-isa yung mga tips na ibinigay ko sa inyo ngayong araw na to. Kasi, magkano lang naman ang scanner na to, eh? Sa pagkakatanda ko, nakita ko ang scanner na to sa Lazada sa halagang 1,900 pesos or 2,000 pesos. Hindi ko lang matandaan exactly, guys, ha. Tapos meron din man na bibili na para mga yung mga Bluetooth OBD driver nga. Tapos kukonect lang sa cellphone, doon na babasahin yung code. Siguro yung mga yun, mga nasa 900 or 800 pesos lang. Pero maganda na rin kasi yung mga ganito. Mura lang naman. Okay, so kasi kung magsasama rin naman kayo ng mekaniko, magkano rin naman ang ibabayad nyo sa mekaniko para i-check yung buong sasakyan, di ba? Tapos kung yung mekaniko na isasama nyo, wala rin siyang ganito, nonsense din kasi nga tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, walang check engine light pero may ipinakitang error sa atin si scanner. Imagine niyo kung wala ring dalang scanner yung kasama niyo mekaniko, paano niya malalaman na meron palang error itong sasakyan natin, di ba? So yung computer hindi magsisinungaling. Yung scanner ngayon yung magsasabi sa inyo kung ano yung alam na error ng ating computer box. Okay, guys. So, sana ngayong araw na to makakatulong itong video na to sa inyo para sa mga gustong bumili ng used car or ng mga second hand cars, eh hindi na kayo maloko or ma-lessen natin, guys, yung mga cases ng mga nalolokong mga buyers ng sasakyan. So, maraming salamat po, guys, sa inyong panonood at sana po ay meron kayong natutunan ngayong araw na to. Salamat po!